Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So alam naman natin na malungkot na balita matapos na hindi maisama si Calvin Abueva at Jason Perkins sa initial 60-man pool na sinubmit ng SBP sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee noon, habang si Terence Romeo at Motel Tua naman ay wala din sa 37 players na sinubmit din noon ng SBP. Kaya naman sa ngayon ay inalis muna ang apat na ito at ang injured na si Roger Pogoy sa lineup. Pinalitan na nga sila ni Chris Ross, Arvin Tolentino, Kevin Alas, Marshall Lassiter at CJ Perez. Nung mapasama nga sa lineup sila Calvin Abueva at Terence Romeo ay sobrang saya nila, dahil medyo matagal na din nga silang hindi nabibigyan ng pagkakataon sa gilas, kahit na alam naman natin lahat na deserving talaga sila ng pwesto. Ayon kay Calvin ay ibibigay niya nga ang 110% niya para sa bayan. Tutulungan niya nga daw na may balik ang intensity sa gilas Pilipinas, habang si Terence Romeo naman ay sobrang blessed niya lang nga daw na may isama sa lineup na ito. Ganun pa man ay kailangan munang alisin sa lineup si Abueva, Romeo, Tautua at Perkins. At ayon nga kay Coach Tim Cohn at Boss Al Francis Chua, ay nagsiiyakan ang apat na player na ito nang malaman ang balita, partikular na si Calvin Abueva. Ang kinikilala na The Beast ay naging emosyonal at hindi napigilan na bumagsak ang luha matapos na marinig ang balita na hindi siya eligible na maglaro para sa Asian Games. So nakakalungkot nga talaga ang balita na ito, dahil gusto din nga sana ng mga fans na maging bahagi siya ng gilas, at ganun din nga kay Romeo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kai Soto. As of now, ang Filipino NBA hopeful ay medyo nalalayo nga sa kanyang pangarap matapos ang up and down performance sa FIBA World Cup. Si Kai nga ay makikitahan mo ng skill sa post and even sa labas. Ganun pa man, medyo iwan nga siya sa mga pick and roll o sa mga big man na mabibilis. Andun din ang kakulangan ng lakas at tigas sa mga banggaan. Kaya naman kontra sa Dominican Republic ay binangku siya dahil masyado siyang manipis kontra kay Karl Anthony Towns. At sa loob lamang ng 2 minuto ay 2 foul kagad ang nagawa niya kay Towns. At dahil nga ito sa pagkakaiwan niya sa depensa, isang bagay na madalas din mapansin o mapuna sa kanya ay ang kakulangan ng angas at hindi magandang body language. Madalas nga siyang nakayuko at nakabagsak ang mga balikat na tila ba pagod na kagad ito. At sa isang vlog nga ng PBA Moto Club ay binanggit nila na kulang daw ito sa tapang. Magaling nga daw sana ito ngunit kulang sa tapang. Ito ang video mga kaibigan. Galing si Forrester pero mabait. Kulang sa yabang. Kulang sa tapang, kulang sa yabang. Yun. Ako, yun na yun. Ikaw. Ako, the one everyone, that's, I think everyone, every time na pinapag-usapan natin si Kai Soto, yun ang unang sinasabi ng mga tao. Kulang sa tapang. Sana mapanood ni Kai Soto to. Sobrang galing, di ba? So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag nila Rico Meyerhofer at former PBA MVP JJ Helterbrand. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?